ang nakaraan. Kahanga-hanga. Napakalakas na kapangyarihan. Matapos masambit ni Kayipas ang bagay na yon, ay unti-unting nawala ang liwanag ng aura na bumabalot rito. Ang tungkod nito ay unti-unti na ring bumalik sa dati nitong itsura. Napaluhod ito bigla sa sahig na ginto na tila naubusan na ng lakas at hindi na kayang makakilos pa. Tapos na. Hindi ko na kaya pang lumaban. Tatang Kayipas! Napatakbo si Arman upang lapitan at saklolohan si Kayipas. Ngunit... Ngayong natalo mo na siya, kinakailangan mo na siyang tapusin upang maigawad sa iyong basbas na kailangan mo. Ano? Mawalang galang na ho, mahal na Raha. Pero hindi na ho kaya pang lumaban ni Tatang Kayipas. Tapos na po ito. At wala nang saysay pa na ipagpatuloy dahil nanalo naman na ako. Sa pakikipaglaban, kinakailangang isang tabi ang emosyon. Kailangang taktika at abilidad ang umiral. Sa oras na emosyon ang nangibabaw, tapos ka na. Hinding-hindi mo mapagtatagumpayan ang digmaang susuungin mo. Itatapon mo na lamang babasta ang lahat ng pinagdaanan mo para lang iligtas ang buhay ng taong yan. Ipagpapalit mo ang kaligtasan ng sangkatauhan para lang sa buhay ng nilalang na yan. Hahayaan mong marami ang mapahamak ng dahil sa iyong emosyong pumipigil sa'yo. Dito ka pa babagsak! Kung hindi, ay tapusin mo na ang taong yan! Hindi! Tatang Kayipas! Gawin mo na! Ikinampay ng buong lakas ni Arman ang Divinus Asia sa nakaluhod na ermitanyong Kayipas. Pikit mata niya tong ginawa. Pagtama nun, ay nagulat siya kasi sahig na ginto ang tinamaan ng palakol. Napadilat siya sa gulat. Mahusay, Kayipas. Maraming salamat, mahal na Raha. Ha? Anong? Nagulat si Arman sa mga nasasaksihan. Gulong-gulo. Si Kayipas, naroon at nakatayo sa tabi ni Raha mula hakbat. Mahusay, Arman. Pinatunayan mong karapat-dapat ka na makipag-isa sa sandatang mula sa kabilang mundo ng espiritu na Divinus Asia. Teka, ano pong ibig sabihin ng lahat ng to? Maari niyo po bang ipaliwanag sa akin? Nalilito po ako. Ang naganap na labanan sa pagitan ninyo ni Kayipas ay ang huling pagsubok ko sa iyo bago ibigay ang basbas. Doon ko malalaman kung karapat-dapat ka nga bang makipag-isa sa sandatang yan. Ang espiritu ng Divinus Asia ay hindi papayag na makipag-isa sa isang taong hindi kayang pamunuan ang kanyang sarili. Kaya sinulit ko kung talaga bang maipapasa mo yun at hindi ako nagkamali. Natalo mo ang emosyon at sariling pakiramdam. Nangibabaw sa iyo ang misyon mo at kagustuhang mailigtas ang mundo mula sa puwersa ng kadiliman. Itong si Kayipas, ang aking nag-iisang anak. Ha? Anak niyo si Kayipas? Itong matandang to? Hoy! Magdahan-dahan ka sa lumalabas sa bibig mo. Tama ka. Anak ko si Kayipas sa isang mortal. Kaya ang pagkatao nito ay kalahating tao at kalahating engkanto. Kaya naman bilang natural ng isang mortal, tumatanda si Kayipas. Pero sa panahong maaabot na niya ang hangganan ng kanyang panahon, ang kanyang kaluluwa ay muling bubuhayin dito sa mundong ito upang maging ganap na prinsipe sa tribo ng mga Sigmali. Pagbubunyag ni Raha mula hakbat kay Arman. Hindi makapaniwala si Arman sa mga narinig. Kakaibang kwento ng buhay ang kanyang napakinggan. Ano pa kaya ang mga bagay na mabubunyag sa kanya? Ganun ho pala. Teka,
Ibig sabihin, Tatang Kayipas, hindi pa yun ang kabuuang lakas mo? Taba ka. Pero malaking porsyento ng kapangyarihan ko ang nilalabas ko sa laban natin. Alam ko na sobrang lakas ng sandatang tangan mo. At ganun din, ay ang kapangyarihang taglay mo bilang isang mandirigmang antingero. Maging ako man eh, nagugulat pa sa kung anong kapangyarihan meron ng sandatang to. Palagi akong nagugulat sa mga pinapakita nito eh. Malalaman mong lahat yan kapag naigawad na sa'yo ang basbas. Ang kapangyarihan mo ay magiging sa Divinus Asia. At ang kapangyarihan ng Divinus Asia ay magiging iyo. Sasanib ito sa katawan mo at magagawa mong ilabas at maglaho anumang oras mo naisin o kailanganin. At kapag nangyari yon, isang napakalakas na nilalang ang magiging bagong katauhan mo. Isang kapangyarihang nakikilala ng mundo ng espiritu. Sambit ng Raha kay Arman. Ipinaliwanag ng Raha kay Arman ang mga dapat nitong asahan sa oras na maging isa na sila ng Divinus Asia. Anito, ang kapangyarihang maigagawad kay Arman ay tatawag ng pansin sa mga nilalang ng kadiliman o masama. Ngunit dahil ang Divinus Asia ay ikukubli ang tunay nitong presensya sa kalaban at lalabas lamang kapag haharap sa panganib o sa labanan, kaya naman maraming nilalang ng dilim ang susubok na gambalain si Arman. Pero mahirap matapatan ang magiging taglay na lakas ng kanyang kapangyarihan. Isang mabigat na responsibilidad rin ang maiaatang sa kanyang balikat. Ang protektahan, ang nangangailangan laban sa mga masasamang nilalang pagkat siya ay pinagkatiwalaan ng napakalakas na kapangyarihan mula sa liwanag. Hindi na bago kay Arman ang mga ganoong bagay. Dahil dati naman nang nangyayari sa kanya ang ganoon, simula pa noong siya ay naging isang antingero. Yun na ang naging buhay niya. Ang kaibahan lang ay labis na napakalalakas ng mga nakaharap niyang nilalang simula nang mahawakan niya ang Divinus Asia. Mahal na Raha, paano ho tayo magsisimula mula rito? Naaalala mo ba noong nagbaga ang Divinus Asia kasunod ay ang pagbabaga ng buo mong katawan? Yun ang indikasyon na ang sandatang Divinus Asia mula sa mundo ng espiritu ay tuluyan ng pumapayag na magpasakop sa iyo bilang kanyang tagapagmana. Itinuon ni Arman ang kanyang paningin sa palakol. Doon niya napagtanto na simula nakapasok siya sa kaharian ng tribo ng Sigmali ay parang hindi niya ramdamang bigat nun. Halos walang timbang at nakakalimutan niyang may hawak siya. Ngayon Arman, lumuhod ka. Yumuko at ipikit ang iyong mga mata. Damhin mo ang kapangyarihang nararapat na maisalin sa iyo. Ginawa ni Arman ang sinabi ng Raha. Lumuhod yun at yumuko tsaka pumikit. Hawak ang mahiwagang sandata. Naramdaman niyang ipinatong ng Raha ang malaking palad nito sa kanyang ulo. At mula doon ay isang kakaibang pakiramdam ang dumadaloy patungo sa kanya. Mainit, kuryente, payapa, napakalakas. Hindi niya maipaliwanag kung anong pakiramdam. Basta alam niyang may kung anong malakas na enerhiya ang dumadaloy doon. Ut benedicat tibi! Biglang napaangat sa kinaluluhuran si Arman. Lumutang yon at dumiretso ang buong katawan. Napaliyad yon habang nakalutang. Nagbaga ang mga mata nito. Nabalot siya ng liwanag. Ang hawak niyang palakol ay lumiwanag ng sobra. Patuloy na nagliwanag palalo hanggang sa naglaho na ang Divinus Asia. Unti-unti ring umumpa ang liwanag na bumabalot kay Arman at unti-unti yung lumapag sa gintong sahig. Nakatayo yun ang diretso, nakayuko at nakapikit. Paglapag sa sahig, marahang iniangat noon ang kanyang ulo at unti-unting idinilat ang kanyang mga mata.
Normal ang itsura ni Arman. Tinignan niya ang parehong palad. Nanlaki ang mga mata niya. Wala sa kamay niya ang Divinus Asia. Naku! Mahal na Raha! Nasaan ang Divinus Asia? Ilabas mo at makikita mo. Paano? Tuluyan nang nakipag-isa sa iyo ang Divinus Asia. Isipin mo lamang na mailalabas mo siya at lalabas ito mula sa iyo. Tinignan ni Arman ang kanang kamay nun. Itinaas ito at inisip na ilabas ang gintong palakol. At walang ano-ano'y, biglang lumiwanag ang kamay nun at lumitaw ang Divinus Asia na hawak na ng kanyang kamay. Totoo nga! At kakaibang pakiramdam ngayon! Parang may napakalakas na kapangyarihan sa loob ko na hindi ko maipaliwanag! Sunod na inisip ni Arman na maglaho ang sandata at unti-unti ngang naglaho yun. Namangha ang lahat sa nasaksihan. Tunay ngang ganap na iisa na sina Arman at ang Divinus Asia. Ngayon ay taglay na nito ang napakalakas na kapangyarihan na mahirap tapatan. Sa kapangyarihang taglay mo ngayon, Arman, walang dudang higit ka ng mas malakas sa akin. Yan ang kapangyarihang nakikilala ng mundo ng espiritu. Ang kapangyarihang magpapanginig ng mga tuhod ng maraming nilalang na masama. At ang kapangyarihang ang tanging pinili labang ang maaaring magkaroon. At ikaw yon, Arman. Walang ano-ano'y kumumpas ng mabilis ang kamay ng Raha at isang malakidlat ang bilis na nagbabagang sibat ang lumipad patungo kay Arman. Ngunit hindi pa man nagagawang kumurap ng lalaki ay nasalo niya yon ng kanyang isang kamay. Malapit na ang tulis noon sa kanyang muka. Maging siya ay nagulat sa bilis ng kanyang reaksyon. Mahusay, ngayon nakita mo kung ano ang klaseng kakayahan meron ka matapos mong makipag-isa sa sandatang Divinus Asia. Biglang naglaho ang nagbabagang sibat na nahuli ni Arman sa kanyang kamay. Napangiti ito at napatingin sa kanyang dalawang palad. Panahon na para kumilos at pigilan ang puwersa ng kadiliman. Sa oras na makabalik na si Andrew, ay tatapusin namin ang labang ito at babalik sa kapayapaan ng daigdig. Bulong ni Arman sa kanyang sarili, hanggang nagulat siya sa sumunod na nangyari. Nagliyab na naman ng kulay berde ang apoy ang buong katawan nito. Napasigaw siya at mabilis na pinagpag ang sarili. Sa pagpapagpag nito sa kanyang katawan, ay mabilis ding naglaho ang apoy na kulay berde at napansin niyang nasa kabundukan na siya. Natatandaan niya na sa parte ng lugar na yon, doon niya hinagis sa lupa ang kwarta kay Roleum. Wala na ang portal papasok sa kaharian ng tribo ng Sigmali. Madilim na rin. Nabalot na ng kadiliman ng gabi ang kagubatan. Hinanap ni Arman ang kwarta kay Roleum sa lupa na madali niyang nadampot. Pagkakuha niya rito, ay ginawa niya ang pinagbili ni Kaipas rito. Inihagis niya ng napakalakas ang bato pa itaas. Nagulat siya sa lakas ng pagkakahagis niya at mula sa kanyang kinalalagyan ay nakatingala niyang pinagmasdan ang isang ilaw na kulay asul sa himpapawid na mabilis ring naglaho. Muli itong yumuko at pinagmasdan ang kanyang dalawang palad. Tay, sa wakas, nagawa ko rin ang misyon ko. Antayin niyo akong makauwi. May digma ang nag-aantay sa atin. Naupo muna sa lupa si Arman. Sobrang pagod ang naramdaman nito. Pagod na parang noon lang niya naramdaman. Wala pang isang minuto ay nakatulog yun. Nagising si Arman sa pagkakatulog nito dahil sa isang huni. Pagdilat nun, ay napabalikwas siya nang makita ang isang kabayo na nasa malapit. Nakatitig sa kanya yon at nagliliyabang buhok nun sa ulo. Natatandaan niyang isa yon sa mga alaga ng ermitanyong Kaipas na si Shiva. Shiva, ikaw palang susundo sa akin? Akala ni Arman dahil mahiwaga yon
eh sasagot ang nila lang. Pero kagaya ng isang normal na kabayo, ay humuni yun at yumuko upang kumain ng damo. Sige, baka napagod ka sa paglalakbay. Kumain ka muna at magpahinga ka, Shiva. Sambit ni Arman sa kabayo. Salamat, Arman. Nanlaki ang mga mata ni Arman. Ikaw yung nagsalita, Shiva? Hindi sumagot ang kabayo. Bagkus ay kumain lang yun ng kumain ng damo. Inayaan yun ni Arman at siya ay naupo muna at nagpahinga. Kumuha ng tinapay sa kanyang bag at tubig, tsaka yun uminom at kumain. Isang oras ang inilaan ng dalawa sa pagkain at pahinga bago sumakay si Arman sa kabayo at nagsimulang naglakbay. Sa loob ng 3 minuto ay nagulat si Arman dahil nakarating na sila sa lugar ng ermitanyong Kayipas. Kita ni Arman na normal na bundok naman ang dinaanan nila ni Shiva. Pero nakapagtatakang ganun kabilis silang nakarating. Maligayang pagbabalik, Arman. Tatang Kayipas, nakita tayong muli. Oo nga. Kanina lang eh, magkalaban tayo. Tatang, ano hong susunod na gagawin natin? Umuwi ka na muna sa inyo, Arman. At bumalik ka sa mga magulang mo. Sa tamang panahon ay tutungo ako sa inyo. Antayin mo na lamang ako. Ihahatid ka ni Shiva pa uwi sa inyo. Kaya huwag kang mag-alala. Sige ho, Tatang Kayipas. Hindi nyo naman sinabing anak pala kayo ng Raha. Ngayon alam mo na. Sige na, lakad na iho. Antayin mo na lang ako doon sa lugar ninyo. Darating ako. Sige ho, Tatang Kayipas. Maraming salamat po. Nagkapit ang parehong kanang kamay ng dalawa at nagyakap ang mga to. Nagpaalam at nagpasalamat sa isa't isa. Tsaka na sumakay muli kay Shiva si Arman at bumuelo na ng pagtakbo ang mahiwagang kabayong alaga ni Ermitanyong Kayipas. Naglakbay ang mga to sa ilalim ng bilog na buwan. Palakad ang usad ni Shiva hanggang unti-unti yung bumilis hanggang sa tumakbo ng sobrang bilis ito at tumalon sila ni Arman sa isang napakakapal na kumpol ng halaman. At paglampas ng mga ito doon ay nagulat si Arman dahil naroon na sila sa halamanan malapit sa kanilang bahay. Papanong? Pagtataka ni Arman, bumaba ito kay Shiva at tinitigan ang bahay nila sa di kalayuan. Narito na nga kami sa lugar namin. Shiva, narito na tayo. Maraming sal... Natigilan si Arman nang lingunin niya si Shiva. Pero wala na yun. Bigla na lamang naglaho na parang bula. Muli na namang nahiwagaan ito. Pero ganun pa man ay pinili niyang tumuloy ng lumakad patungo sa kanilang bahay. Nang malapit na si Arman sa kanilang bahay ay natigilan ito sa natanaw. Nabitawan nito ang kanyang mga gamit na dala. Nanginginig itong mabagal na umusad ng lakad. Paunti-unting lumalapit sa kanilang bahay. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Anong nangyari? Mga kabayan, gusto ko lamang pasalamatan lahat ng mga walang sawang sumusuporta at nag-aabang sa ating Binhi ng Babaylan series. No? And of course, siyempre sa mga iba nating kwento. Nakakatuwa lang kasi talagang inaantay nung iba. Talagang inaabangan. Ano? So, ayun ngayon, dumako tayo sa ating shoutout. Ano? Gusto ko lamang i-shoutout ang mga iilan at basahin ng kanilang mga comments. Ano? So, simulan natin kay Mimi Da. Thank you po Sir Vong sa mga shoutout po. Pa-shoutout po yung 3 kong anak na nakikinig din sa inyo, sina Sian, Sian Levy, Kian Carl, and Luis. Ayan, more power Sir Vong. Sian or Kian Levy. Ayan, shoutout sa inyong 3. No, ako, maraming salamat sa pakikinig palagi. At manatili lang kayo dyan. Ha? Hello sa inyong 3. Si
si Ian or Kian Levy, Kian Carl at Luis. Hello po sa inyo. A blessed Sunday, boss. Happy Father's Day, sabi ni Apple in Zagros. Thank you so much. At belated Happy Father's Day sa lahat ng mga kagaya nating ama dyan. Magandang araw, Sir Vong. Always listening sa magagandang story mo from Bernadette Arcalas. Thank you so much sa inyo. Pa-shoutout po, matagal na ako nakikinig pero silent listening lang ako now. Now lang ako nag-comment from Joanne Feguro. Hello po sa inyo, Ma'am Joanne. Si Maricel Marcus, laging nakikinig dito. Ang haba ng shoutout ngayon, more kwento. Thank you po. Salamat sa inyo. Iveline Barade, yan. Shoutout po, listening from Dubai. Pa-shoutout po, Uy Barade Family. Thanks po, ganda ng mga kwento nyo, Sir Vong. Hello po sa Uy Barade Family at kay Iveline Barade, yan, sa Dubai. Ingat po dyan. Good evening, Sir Caballero. Ganon din sa inyo. Happy Father's Day from Marnie Jacon Bunso. Ayan. From Surigao po sila. Ayan. Hello po sa inyo. Marnie Jacon Bunso at sa buong pamilya ninyo dyan sa may Surigao. Si Roland Fadrigo. Good morning. Pa-shoutout naman, Sir Bong. Albularyo ng Lias Marilao, Bulacan. Uy, hello sa iyo, kabayang Roland Fadrigo. Ayan. New subscriber pa, shoutout sir sa next story, watching from Alberta, Canada, sabi ni Macja. Ayan, hello sa inyo dyan sa Alberta, Macja, ingat kayo. Topher Dooms Gredonia, shoutout Lods. Ayan, hello sa iyo, Mr. Topher. Ayan. At listening from Pavia, Iloilo, God bless and more power po sa inyo. Pa, shoutout naman po, Sir Vong, from... hindi ko na nakalagay lang kasi user PG2MZ2004B. Ayan. Anyway, shout out po sa iyo, kabayan, from Pavia, Iloilo. God bless and more power sa inyo. Ayan. Good evening po, Sir Caballero. Bago rin po ako sa inyong channel, ginamit ko lang po account ng anak kong babae. Ako po si Maki Boy Bunso, listening from Surigao del Norte. Ayan. Si Marnie Jacon Bunso, si ano to, si Maki Boy Bunso. Ayan, ginamit daw yung account ng kanyang anak. Hello sa inyo dyan sa Surigao del Norte. Hindi ko alam kung ano tong naging update ni Whitey, ano? Yung username na lang yung pinapakita, so hindi ko tuloy mabasa yung buong channel name tuloy. Pero anyway, ayan, pa-shoutout po, Sir Vong, sabi ni RJ Garcia. Ayan, hello sa inyo at sa lahat ng mga palaging nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Abangan nyo po yung mga susunod na episodes, ha? Pagpasensyaan nyo kung minsan natatagalan o kasi kailangan nating lutuin ng maayos yan, o. Lahat ng mga eksena, lahat ng mga ano, mga per episode, talagang pinag-iisipan natin ng mabuti yan, ng na pinagsusunugan natin ang kilay. And of course, there are circumstances. Oh, English, ha? There are circumstances, nabubulol pa. There are circumstances, wag na nga, Tagalog na nga lang. May mga pagkakataon na, di ba, na hindi natin inaasahan na nagpapadelay sa atin sa pag-re-record at pag-publish o pagsusulat ng ating mga karugtong. Pero salamat po sa mga matyagang nag-aantay, nag-aabang niyan palagi. Yan. Maraming salamat sa mga nice magpa-shoutout. Alam niyo na, comment lang, okay? So sa next na po tayo magbasa ng ano, sa susunod na tayo magbasa ng mahabang comment reading. Ito na lang po muna sa ngayon, ano. Maraming salamat sa inyo at magkita-kita tayo sa ating susunod na episode. Thank you so much. This is Vong Caballero at nagsasabing ingat kayo lahat palagi and peace, kabayan. God bless.